Kamusta kayo mga kapo Bacooreño? Nandito po tayo today sa Bacoor Central Elementary School para sa inauguration ng pinakaunang track and field oval ng ating syudad. Not only that, we are also here to showcase the history and the stories of the people who are part of this historical band. Magandang umaga po sa inyong lahat as we inaugurate the very first oval of the city of Bacoor. And malaking bagay po itong oval na ito, not just only for exercising, but it also gets to highlight the culture of what we have here para sa mga marching bands natin dito sa Bacoor. Ako po'y proud na Bacooreño and I want those people that will continue to push the culture of our city. Thank you all. Mabuhay ang lungsod ng Bacoor! Happy 9th Cityhood Anniversary! Sa lahat po na hindi nakakaalam, ang Bacoor po ay ang National Marching Band Capital ng ating bansa. Napadpad po ako sa banda, una po sa mga aking mga lolo. Pinamana niya po sa aking tuyuhin, sa aking father, sa mga kapatid po ng aking father. Tapos na-influence po ako ng aking father. Nag-start ako maging musician at the age of 10. Siguro nung tinatag kami, dalawang tao lang yung nagtuturo, sila lang yung marunong. At we came all from zero. In-encourage ako ng classmate ko nung high school na sumali sa marching band ng simbahan ng San Lorenzo Ruiz. Parish. Ako po ay naging miyembro ng banda ng 96 noong araw until now when I was 7 years old nung nag-aral ako ng musikero. So parte po ng buhay ng mga Bacooreño ang marching band sa Bacoor. During the revolutionary days, in times of war, in times of peace ng mga revolusyonaryo, ang marching band lagi pong kasama po nila. Ay tinatagpo ang aming banda noong November 22, 1925. May hawak po akong trophy dito. Dated po February 26, 1938. Nung tinayo yung banda ng gobernador, I was one of the pioneer member. Kami yung pangatlong banda na natatag dito sa Bacoor. Kami yung bata noon eh. And eventually after a year, nanalo kami ng best marching band sa Taal, Batangas. Nagsimula ang banda namin na San Lorenzo Ruiz Band as Drum and Lyre Band, which is San Lorenzo Ruiz Parish Drum and Lyre Band noong 1986. Ate kuya namin ang nagsimula noon. Then, pinasa po sa amin yung drum and lyre. 1930, nagumpisa, binuo yung banda 96. From 1930 until now, hindi pa po nahahati ang banda 96. Ganong katagal yung generation. Ganun katagal yung samahan. Ang City Government of Bacoor ay may programang Special Program for the Arts. Ito po ang nagtutuloy ng tradisyon ng marching band sa Bacoor. Lahat halos ng public elementary school sa Bacoor ay merong drum and lyre group. At pagkatapos, pagdating nila ng senior high school, ay nag-aaral na po sila ng pang-marching band ng mga instrument at yan po ay tinuturuan po sila ng mga maestro dito sa Bacoor. Basta magsabi lang po kayo sa amin na kayo po ay interesado at libre at willing namin po kayong tuturuan na wala po itong bayad kahit po ano. Napakaganda po ng banda. Unang-una, nagagamit sa pag-aaral, nag-enjoy ka, nakapag-travel ka for free, tapos kumikita ka pa. Oo. Ang core value po namin kasi sa marching band as member is tulungan po kami, hindi lang po kami na basta marunong ako tumugtog, tutugtog ako. So kailangan may unity po kami para mas papaganda po yung tunog po namin. Nahihikayat natin yung mga kabataan na mag-aaral, maituro sa kanila ng tama,
kung paano ang pagtugtog sa mga instrumento hanggang sa kanilang paglaki, eh madala nila yon hanggang sa sila eh mag-aral ng kolehiyo. Nag-aral po ako sa Adamson University. Libre po ang aking tuition fee, wala po akong binabayaran. Kaya malaking tulong po, hindi lang po sa mga kabataan ang pagbabanda, maging sa ating pong pag-aaral. Pag tiningnan niyo po yung mga profile ng mga maestro at saka musikero sa Bacoor, karamihan dyan, nakakakuha sila ng mga scholarship sa mga Conservatory of Music. Yung aking eldest is graduate of Conservatory of Music sa UP. Yung pangalawa ay nasa UP rin siya, studying Conservatory of Music also. Sa tulong po ng ating city government sa kanilang pagpo-provide taon-taon ng tulong sa amin, sa mga instrumento, sa pagpapagawa ng uniforme, pinagpapasalamat po natin yan. Yung suporta ng city government sa kultura, ng marching band. Music teacher po ako sa St. Francis Learning Business High School and sa University of Perpetual Health, Molino Campus. Sa amin may mga member talaga na galing sa wala. Ngayon, laging okay sila, nakatapos ng pag-aral. May mga nasa serbisyo, sa sundalo, sa police. Nakapagpo-produce na kami ng mga manager sa banko, mga nurse, nakakatuwa. Talagang nakita natin na naging nagamit nila yung pagiging musikero para sila umasenso.